Ate, pinakamalalaki at pinakasariwang mga balitang kilala at TWIC News and Information Center ihahatid sa inyo sa oras na ito. Narito na ang inyong tagapagbalita. Gabi, ako po si Abby Malanday. At narito na headlines para sa news update ng October 14, 2022 araw ng Biyernes. News update. Bagyong Neneng bahagya pang lumakas. Signal number 1 nakataas na sa 4 na lugar sa bansa. Lahat ng rehiyon sa Pilipinas nasa high risk category na ng measles outbreak. Sa bansa, pumalo na sa mahigit 173,000. Tinamaan naman ng rabies halos 300 na. Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo, asahan na naman sa susunod na linggo. So, may inasal na manok, itinanghal na panlima sa best chicken sa buong mundo. Balita sa iba yung dagat, 8 bata patay sa paglubog ng bangka sa Cambodia. Balitang pampalagasan, Oklahoma City Thunder nangunguna pa rin sa preseason games ng NBA. News update! At sa detalye ng ating mga balita ngayong gabi, bahagyang lumakas ang bagyong Neneng habang bumagal ang kilos sa Philippine Sea. As of 5 PM kanina, huling namataan ang bagyo sa layong 795 kilometers, silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay ng bagyong Neneng ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ng bagyo pagkanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil sa bagyo, nakataas na ang signal number 1 sa 4 na lugar. Ito po ang mga sumusunod ng Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, eastern portion ng Apayao, kabilang ang Luna, Santa Marcela, Flora at Pudtol, at northern portion ng Isabela, kabilang ang Santa Maria, San Pablo at Maconacon. Sa susunod na mga oras, inaasang mapapanatili ng bagyong Neneng ang lakas nito habang patungo pakanluran hilagang kanluran at posibleng mag-landfall sa Babuyan Islands o Batanes sa linggo ng umaga o hapon. Bineverifika naman ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang isa pang nasawi sa Cagayan Province dahil niya sa pananalasa pa rin ng bagyong Maymay. Ayon sa NDRRMC, isang 52 anyos na mangingisda ang nadagdag sa bilang ng nasawi dahil sa bagyo. Una rito, nakumpirma na ng NDRRMC ang pagsawi ng isang 47 anyos na lalaki na residente din ng Cagayan. Sa huling datos ng NDRRMC, umalo na sa 22,681 na individual ang naapektuhan ng bagyong Maymay sa bansa. Kasama rito ang 261 na individual sa Region 2 o Cagayan Valley na lumikas sa kanilang tahanan kung saan 785 ang nananatili sa 17 evacuation centers. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mahigpit ng minomonitor ng pamahalaan ang posibleng maging epekto ng pananalasa ng bagyong Neneng, lalo na sa hilagang parte ng Luzon. Ayon kay Pangulong Marcos, mas malakas ang dalang ulan ng bagyong Neneng kumpara yan sa bagyong Maymay. Dahil dito sinabi ng Pangulo na dapat bantayang maigin ang bagyo upang hindi na maulit ang nangyari noong nanalasa ang bagyong Carding na lubos na nakaapekto sa probinsya ng Nueva Ecija, sa Bulacan, Tarlac, Pampanga at Zambales. Siniguro naman ng Pangulo na naka-standby na ang mga relief goods at tulong sa mga lugar na inaasang tatamaan ng bagyong Neneng. Hindi naman malayong makapasok sa Pilipinas ang XBB Omicron subvariants. Ito ang binabala ng infectious disease expert na si Dr. Ronji Salante, lalo't bukas anya ang borders ng bansa at araw-araw ay mayroong flight patungong Singapore. Batay sa mga report, nagkakaranas ng surge ng COVID-19 cases ang naturang bansa, munsod ng XBB subvariant. Ayon pa kay Salante, ang naturang subvariants ay pinaniniwala ang highly immune evasive, kung saan maaari pa rin ma-infect ang mga individual na may antibodies laban sa COVID-19. Sa kabila nito, sinabi ng eksperto na batay sa datos ay hindi naman napupuno ang healthcare facilities sa Singapore. At samantala, sa oras po na 9:52 ng gabi, labas muna tayo ng himpilan. DWIZ Patrol Report.
Private sector umaasang mananatili ang maluwag na restriksyon hanggang sa katapusan ng taon. Ang detalye ng balitang yan ihati ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Naniniwala ang pribadong sektor at ang grupo ng mga negosyante na hindi na dapat panghigpitan ang mga patakaran restrictions ngayong huling quarter ng taong kasalukuyan. Ito ay kahit pa nila ay may natatalang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba pang mga lugar sa bansa. Sa Laging Anda public briefing, sinabi ni Joey Concepcion ng Go Negosyo na dapat gawing mas bukas sa mga industriya sa panahong ito sapagkat sa bahaging ito kasi ng taon lamang nakakabawi ang sektor ng negosyo, lalo na mga small and medium enterprises o maliliit na negosyo. Paliwanag ni Concepcion, ng huling quarter ng taon ang karaniwang panahon na mas maraming lakad ang mga tao, umataas ang antas ng mobility dahil nasasabayan ng iba't ibang okasyon. Kaya naman malaking bagay daw anya para kumita at makabawi-bawi ang mga negosyante, maliit man o malaki, bago tumamlay ang panahon. Patrol 13 Gilbert Perdez ng kulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ News Update. Maraming salamat Patrol 13 Gilbert Perdez. Samantala, sa ibang pang detalye ng ating mga balita, nasa high risk category ang lahat ng rehiyon sa Pilipinas dahil sa measles outbreak bunsod ng mababang pagbabakuna kontra dito. Ayon kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Aletea de Guzman, maliban sa mababang antas ng pagbabakuna, ay kailangan ding paigtingin ng pagmonitor at pagbabantay sa lahat ng rehiyon dahil sa mababang detection ng kaso ng tig. Sa huling datos ng DOH, nasa upward trend na ang measles at rubella cases sa Pilipinas. Kabuang 489 kaso nito ang naitala sa bansa mula Enero hanggang Oktubre 1 na 167% na mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kadalasang tinatamaan ng nasabing sakit ang mga batang edad 5 pababa. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng DOH sa pabakunahan na ang mga bata at ugaling magsuot ng face mask bilang proteksyon. Umalo naman sa 173,233 ang kaso ng dengue sa Pilipinas magmula noong Enero 2022. Ayon sa Department of Health o DOH, 191% itong mas mataas kumpara sa naitala noong nakaraang taon na may 59,514. Sinabi naman ni Dr. Aletea de Guzman, Director ng DOH Epidemiology Bureau, noong ikatlong linggo ng Marso 2022, nagsimulang tumaas ang kaso ng dengue sa Pilipinas na nagpik noong ikalawang linggo naman ng Hulyo. Ang Central Luzon ang nanguna sa mga rehiyong may pinakamaraming kaso ng dengue, sinundan ng Metro Manila at Calabarzon. Samantalang hanggang nitong Oktubre 1 ay umakyat na sa 528 ang nasawi sa bansa dahil sa dengue. Umalo naman sa 284 ang naitanang kaso ng rabies sa Pilipinas magmula noong Enero 2022. Ayon sa Department of Health, 33% na mas mataas ang bilang kumpara sa kaparehong panahon noong 2021 na nasa 214 lamang. Inamin naman ni Dr. Aletea de Guzman na lahat ng tinamaan ng rabies ay nasawi. Katumbas ito ng 71% na 201 na mga babae at 14% na 41 na mga lalaki. Ang kagat ng aso ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng rabies, sinundan ng kalmot at kagat ng pusa. Aslahan na naman ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng oil industry, posibleng nasa 2 pesos and 40 centavos hanggang 2 pesos and 70 centavos ang dagdag presyo sa kadalitro ng diesel. Nasa 60 centavos naman hanggang 90 centavos ang itataas sa kadalitro ng gasolina. Una nang binagayit ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang desisyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na bawasan ang produksyon ng langis ng 2 million barrels dahil sa pagbaba ng presyo ng langis kasunod ng pagtaas ng interes sa Estados Unidos. Pinaplano naman ng Administrasyong Marcos na palawigin pa hanggang sa susunod na taon ang mababang taripa na ipinapatong sa mga pangunahing produkto sa bansa tulad yan ng baboy, mais, bigas at uling. Itong sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno kasabay ng parang ginagawa ng gobyerno upang mapigilan ang pagbilis ng inflation ng pagkain. Ayon kay Jokno, noong nakaraang cabinet meeting ay isang comprehensive set of measures kabilang ang extension ng Executive Order No.
number 171 ang iniharap ng Department of Finance na may kasama pang input ng buong gabinete. Dahil dito maal sa sinampapatnubayan ito ng Pangulo na isasalin sa mga EO, circular at administrative order sa lalong madaling panahon. Noong Mayo nang inilabas ni Pangulong Marcos ang EO 171 na layong paliwigin ang mababang buwis na ipinapatong sa mga pangunahing produkto hanggang sa katapusan ng taong 2022. Kinilala naman ang inasal na manok bilang panlima sa best chicken dishes sa buong mundo. Batay sa top 50 list na inilabas ng International Aggregated Food Guide na Taste Atlas, nakakuha ang Visayas Region signature dish ng 4.6 score mula sa kabuong 5. Nanguna sa tala ang Polol a la Brasa ng Peru na nakakuha naman ng 4.9 score. Matatang ng bago nito itinanghalang lumpiang Shanghai ng Pilipinas bilang best street food sa buong mundo kapareng buwan na itinanghalang ang limang uri ng pansit bilang best noodles in the world. News update. Balita sa ibang bansa. Nasawi ang 8 bata sa Cambodia habang nawawala naman ang 3 iba pa matapos lumubog ang sinasakyan nilang bangka. Ayon sa Cambodian Police, lula ng Lamangga ang mga bata na pauwi na sana mula sa klase nang lumubog ito sa Mekong River. Tinatayang nasa 12 hanggang 15 ang edad ng mga bata. Paliwanag pa ng mga otoridad, overloading ang dahilan ng paglubog dahil sa malakas na alon. Nailigtas naman ang 4 na sakay nito kabilang ang 2 boat operators at 2 mag-aaral. Sa ngayon, nagpaabot ang pagkikiramay si Cambodian Prime Minister Hun Sen sa mga pamilya ng nasawi. Sa sports! Nangunguna pa rin ang Oklahoma City Thunder sa preseason games ng National Basketball Association o NBA. Ito'y matas makapagtala ng panibagong panalo ang Oklahoma laban sa San Antonio Spurs sa score na 118-112. Ito na ang ikalimang panalo ng Thunder na nasa unang pweso ng NBA preseason standings. Sinundan ng Minnesota Timberwolves at Philadelphia Sixers na may tig-apat na panalo. Si John Giddy na bagong manalaro ng Thunder ang nanguha, nanguna sa huling panalo na sa kanyang 18 points, 6 assists at 6 rebounds. News update! At yan nga po mga balita na kaalap ng aming himpilan sa oras na ito. Susunod ang musika at balitaan kasama Sir Bird Mozo. Muli ako po si Abby Malanday para sa news update. Magandang gabi. Sumain niyo ang mga balita sa News Update. Muling sa inyo ang 15 minutong balitaan dito sa DWIZ 882. Lunes hanggang Biyernes, News Update.